gaano nga ba kalakas ang tiniguro yung The Master ng bansang Japan na si Naoya The Master Inoue. Bagamat may napatunayan na, eh kaya niya ba talagang pantayan ang boksingerong ihinahambing sa kanya na si Manny Pacman Pacquiao at maitala ang kanyang pangalan sa libro ng kasaysayan ng mga natatanging asyanong boksingero. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, kakayanin kayang makipagsabayan at wasakin ng pinakamaangas na pambato ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero, itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Alam naman nating lahat na hati ang opinion ng mga Pinoy boxing fans patungkol sa usaping ito at magpasa hanggang ngayon, bagamat may napatunayan na ay madami pa din na nagdududa sa kakayahan ni Cuadro Alas. Kung kakayanin ba talaga nitong sumabay sa lakas ng Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue. Pero para siguro magkaroon tayo ng hint sa sagot sa mga katanungan yan, mas maganda siguro kung kilalanin natin muna si The Master at balikan na din natin ang ilan sa mga highlights na mga naging laban niya noon para magkaroon tayo ng idea kung sa papaano bang paraan haharapin at sasagupain ni Casimero ang halimaw na si Naoya The Master Inoue. Pinanganak siya sa Zama, Kanagawa, Japan at sa edad lamang na 5 taong gulang ay maaga itong namulat sa sports na boxing kasabay ang kanyang kuya. Ito ay dahil sa impluensya ng kanyang ama na isang former amateur boxer. Matindi talaga lahi nito ni Inoue mga kaibigan. Ako kasi nung 5 taong pa lang ay yung tamang asasawahan at langit lupa lang nung bata pa, samantalang si Inoue at ang kanyang utol ay training ng bugbugan na agad ang inahatupan. Noong nag-uumpisa pa lamang si The Master bilang amateur boxer, ay kinakitaan na ito ng kakaibang lakas sa kanyang mga kamao. Sa katunayan niya, ayon mismo kay Inoue, isa sa mga naging kalaban daw niya, noong nag-uumpisa pa lamang siya sa amateur boxing, ang hindi nakatiis at nilapitan siya pagkatapos ng kanilang laban upang suriin ang gamit niyang gloves kung mayroon bang dilata ng corned beef o nakalagay na matigas na bagay sa loob ng gloves nito. Sapagkat nagtataka ito at tila hindi makapaniwala na ang isang maliit at patpating bata ay ganoon na lamang kalakas sumuntok na mahiyamo unggoy na construction worker na tumira ng Cobra, Extra Joss at Red Bull na may halong tongkat ali. Nagtala si Inoue ng record sa amateur boxing ng 75 panalo, 48 dito ay kanyang tinapos by knockout at may 6 na talo lamang. Nag-umpisa bilang professional sa edad na 19. Unang sabak pa lamang nito sa laban ay isang kababayan nating Pinoy agad ang buhay naman ang naging biktima nito. Ito ay si Crison Umayaw na sa apelyido pa lang ay talagang mukhang dehado talaga. Sa unang round pa lang ay napalahod na ang Pinoy matapos tamaan ang body shot. At sa pagsapit ng round 4 ay isang malutong na uppercut ang tumama ng solid sa mukha ng Pinoy na tumapo sa laban na mahiyamo na tamaan ng lumilipad na talyase na puno ng sushi. Taong 2013, isa pang Pinoy ang nabiktima na naman ni Inoue nang sugupain naman ito si Gerson Mancho para sa bakanting OPBF o Oriental Pacific Boxing Federation. Natapos ang laban via technical knockout sa round 5. Ayon mismo kay Inoue, ayaw daw niya ng mga tune-up na laban at ang gusto daw niya ay sugupain lahat ng malalakas at sumabak agad sa isang major world title fight sa lalong madaling panahon. Kaya naman, sa sumunod na taon, noong taong 2014, sa kanyang ika-6 pa lamang na laban sa professional fight, ay tila na pagbigyan agad ang hiling nitong si The Master nang mabigyan ito ng pagkakataon para sa isang major world title. Sinagupan ito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez na isang Mexicano. Sa laban na ito, ay super underdog itong si Naoya dahil nga bagito pa ito eh.
at inaasahan ng marami na magiging isang mahirap na laban ito para sa Japanese fighter. Ngunit sa mismong laban ay tila kabaliktaran ang nangyari sapagkat na-outbox ng bagitong Hapon ang mas eksperyensadong Mexicano. Sa pinagsama-samang balance, speed, power at timing ay hindi umubra ang pagiging veterano ni Hernandez. Sa round 6, ilang sandali bago matapos ng round ay kumonekta ang isang solidong kanan sa pagmumukha ni Hernandez na mahiyamoy ng pass ng puwet ng kaldero ng Pares na bagong hango sa kalandiuling ay ayon bagsak ang champion. Tumayo pa naman ito at sinubukan magpatuloy sa laban. Ngunit dahil nga sa tindi ng pinsalang natamo, ay agad ding itinigil ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay nakuha ni Inoue ang kanyang kauna-unahang kampiyonato. Tinanghal ito bilang bagong WBC Light Flyweight Champion. 8 buwan lamang ang nakalipas matapos makuha ang kanyang kauna-unahang world title ay umakyat ito ng dalawang division from 48.9 kg light flyweight division patungong 52.1 super flyweight division para naman sagupain ang kasalukuyan noon na WBO super flyweight champion na si Omar Narvaez, isang Argentinian na mahilig din gumamit ng corn beef punch na kababayan ni Idol Maidana. Sa laban nito ay hangad ng Japanese fighter na maging isang 2 division world champion. Bago ang kanilang sagupaan ay 11 beses munang nadepensahan ng Argentinian fighter ang kanyang WBO title mula taong 2010 hanggang 2014. Sa laban ay may kartada itong si Narvaez na 40 panalo, 24 dito ay kanyang tinapos by knockout at may isang talo lamang. Kung ating ikukumpara ang kartada ng dalawang fighter ay talaga namang iisipin mong tagilid dito ang Hapon na fighter. Pero sa mismong laban, isang matinding upset ang nangyari sapagkat ang veteranong si Narvaez ay nagmukhang pipitsuging journeyman sa harap ni Inoue. 4 nitong pinabagsak ang champion bago tuluyang tinapos sa second round sa pamamagitan ng isang pamatay na body shot. Ito, ibig mo sabihin, kapag ka nakalaban niya si John Riel Casimero, may kalalagyan talaga tong si Inoue. Possible! Yan lang po yung comment ko, possible! kaya posible talaga ito mag 1-118 eh. Kasi nakuya Inoue napapatugon niya yung ilong. Hindi natin alam sir. Kasi para sa akin na sir, yung message ko lang kay message ko lang sa labang Inoue at Casimiro, malaking chance na natin Pilipino sir. Malaking chance ni John Riel Casimiro dyan sir. As of now ha, kasi nung linaban, naglaban sila ni Donaire, yun, may hindi na siya. Pero huwag lang magkumpiyansa si Kuya John Riel. May lakas talagang Hapon, hindi nawawala yung lakas niya. Dahil sa panalong ito, tinanghal si Inoue bilang faster fighter in history na nanalo ng 2 world title sa loob lamang ng 8 professional fights. Naging kandidato din ito bilang 2014 Fighter of the Year. Matapos ang 5 successful title defense ni Naoya, ay nagtungo na ito sa Amerika para sa mas mataas na kompetisyon. Dito nga ay nakasagupa na niya ang Amerikanong si Antonio Nieves para sa kanyang ika-6 na pagdepensa sa kanyang WBO title.
Dito sa kanyang US debut ay nagpasiklab agad itong si The Monster nang pabagsakin niya si Nieves sa fifth round. At bago pa man magsimula ang round 7 ay inihinto na ng corner ng Amerikano ang laban. Taong 2018, muli itong umakyat ng timbang patungong Bantamweight Division para naman subukin agawin ang WBA World Bantamweight title sa taga-UK na si Jamie McDonnell. Bago ang sagupan ay punong-puno ng kumpiyansa ang 6-time world champion na si McDonnell na ito ay magiging isang madaling laban lang para sa kanya. Sapagkat ipinagyayabang nito na sa loob ng 10 taon mula taong 2008 hanggang 2018 ay hindi ito nakatikim ng anumang pagkatalo. I'm gonna smash him, I know I am, you know, I'm not a banger, and I think I beat him easy, as long as I do what I need to do. Ngunit ang inaakala niyang isang madaling laban ay tila naging isang bangungot para sa tiga UK sapagkat umpisa pa lamang ng round ay hindi na ito nakaporma kay Inoue. Tapos agad ang laban via technical knockout sa first round. Opening round, he's got a minute left, retreats to the ropes immediately, and Inoue looking to tee off with that right hand left hand of McDonald, sags into the ropes again, and Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off. At dahil dito ay official nang naging 3 division world champion ang Japanese fighter matapos magawa ng WBA bantamweight world title kay McDonnell. 5 buwan nang nakalipas ay sumali ito sa WBSS o World Boxing Super Series at nakasagupan ito si Juan Carlos Payano na kilala din sa moniker na Baby Pacquiao. Gaya din ng mga naunang kalaban ay wala din kahirap-hirap nitong tinalo si Payano matapos itong tamaan ng isang 1-2 combination na kumbaga sa kulane, pinitik lang eh talaga namang namilipid na sasakit. Sunod nitong nakalaban ay ang Puerto Rican fighter na si Emmanuel Rodriguez na noong mga panahong iyon ay undefeated pa. Sa laban ay kitang-kitang parang minamaliit ni Rodriguez ang hapon na dayo. Ngunit sa mismong laban ay hindi nakaligtas ang tiga Puerto Princesa sa bangis ng halimaw na ganador. Sa ikalawang round ay bumagsak ito matapos kumonekta ang kaliwang suntok ng Japanese fighter na mahiyamo sinibat ng troso na singlaki ng track ng pandeliver ng Red Horse. Gone in two from Inoue. This is a fearsome flurry, and he's done it. He's got him with a left for the first time in his career. Down goes Manny Rodriguez in the second. He'll take the eight count in the corner right above us. He'll dust down. He's ready to go again. Is Rodriguez? Here comes Inoue. Oh, he's got it to the body. Oh, what a shot! Unbelievable power for 118 pounds. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Ngunit hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni The Monster. At talaga namang parang niratrat at binomba ng binomba ng pagbato ng bote ng tandway na lapad. At pagkatapos ay muli na namang nagpakawala ito ng isang pamatay na body shot. Surely he won't take
much more than that. Surely Rodriguez, he's shaking it, he's up, he's up. Get your gloves on, get your Inoue's waiting. Still 2 minutes to go, Jim. Oh, this is unbelievable. Shot, Rodriguez, surely he won't take much more than that. Surely Rodriguez, he's shaking your gloves on, get your Inoue's waiting. Still 2 minutes to go, Jim. This is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down, rolled over, rocked to the core by those punches. Rocked to the core. Another count. It's over. By those punches. Rocked to the core. Another count. It's over. Michael Alexander. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Uubra pa kaya si Jean Riel Cuadro alas kasi meron kay Naoya Inoue? Kahit na napakatagal ng itong walang laban, o lalamunin lang din ito, kagaya ng nangyari kay Donaire.